Pumalo na sa mahigit 36.5 milyon katao ang fully vaccinated na kontra COVID-19 sa Pilipinas. Ayon kay Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, nasa 95.2 milyong bakuna na ang naiturok. Nasa 54.3 milyon naman ang nakatanggap ng first dose ng bakuna. Ayon kay Nograles, nasa 691,000 na ang nakatanggap ng booster shots. Kasabay nito, tiniyak ni Nograles na may sapat na supply ng bakuna at pondo ang pamahalaan para sa booster shots. Based on the GAA, kung hindi magbabago sa General Appropriations Act, no, or sa right now kasi nagba-bicam na ngayon ang House of Representatives at ang Senado to finalize the proposed budget for 2022. Pero dun sa sinabit po namin sa Kongreso na proposed budget natin for the vaccines for next year, 45 billion po ang nakalagay dyan. And we await ano yung maging final version ng budget as approved by the bicameral conference committee ng Kongreso. And I hope that intact pa po yung budget na 45 billion para po sa karagdagang vaccines for 2022. Matatanda ang binibigyan na ngayon ng booster shots ang mga health workers, senior citizens at maging ang general population. Tuloy din ang pagbabakuna ng pamahalaan sa mga bata na nag-edad 12 hanggang 17 anyos. Umaasa ang gobyerno na ngayong nagsasagawa na ng malawakang pagbabakuna, makakamit na ang herd immunity sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, may ikakasang ikalawang bugso ng National Vaccination Day sa December 15, 16, at 17. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.